Tila hindi pa nga natatapos ang beef nila Price Tag at Bugoy na Koy-Koy. Sa naging live nga ni Price Tag sa kanyang Facebook account ay tila naglabas ito ng saloobin patungkol kay Bugoy na Koy-Koy. Wala akong dapat patunayan, pero syempre masakit sa akin sabihin na hindi ako ka-level you wish. Like, come on bro, you wish. I got gold, platinum, 2 gold. Come on bro. Tapos, yung sasabihin sa akin na, sasabihin mo sa akin na parang, for the hype? No, really, for the hype. I think I remember 2019, yung nangyari yun. 20, I think. The fucking hype. Eh, nung time na yun, prime ko yun eh. Business. Kontrabida, pahina. And that's fucking hype. So, wala akong hype. Kung saan ako nagpunta na, nag-show ako, ABS-CBN, GMA, kaliwat kanan, iba't ibang lugar, iba't ibang probinsya, and that's fucking hype. Meron akong 2 gold at may isa akong platinum plaque. The fucking hype! Para makuha ko yung sa pangalan mo? Hell no! And for that's for fucking hype, dapat pala si Glock 9, si Looney, si Flow G, si Skastakli, si Al James, si Because, yun na lang yung titirahin ko. For hype! For f***ing name! Hell no, bro. I'm not doing that shit. Lesson learned, bro. Sa lahat na mga nananagasa. Tapos, pag hindi kaya, biglang, alam mo yun, biglang kakambyo. Ito lang. Huwag kayong babangga sa taong hindi nyo kaya. Ang pinakamataas sa disrespect ay kunin yung babae mo na pinoportray mo na ikaw ang pinakapoging lalaki sa pantalupa. It's all about the price, bro. Remember that shit. Tapos kung mangungupal ka ng rapper, mangungupal ka ng rapper, no, may idolo sa'yo, at alam mo naman na nerespeto ka na hindi ka binastos, tapos gaganunin mo dahil hindi ko, sa isang bagay na hindi ko alam kung anong dahilan, isipin mo muna na mabuti. Baka mas tarantado sa'yo yun. At yun yung masakit na katotohanan. Do that shit. Pakalat mo sa social media. Diyan ka magaling eh. Pero yung mga tunay na tao na nag-iisip, yung may utak, hindi yung mga squatter mag-isip, hindi yung mga fans mo na squatter, yung mga squang-kwang, yung mga parang sa pasabog-sabog lang, o parang mga rugby boys mag-isip, alam nila na pinakabastos na ginawa sa'yo yung ginawa ko, at wala kang ginawa. At pinakabastos din yung ginawa mo sa akin na ikaw na una noon na ipopost mo ako about religion, about bakit nagpapalit. O sige, sabihin mo na, kahit nagkita na tayo ng personal, sabihin mo, hindi naman ikaw yun eh. Pero f*** ka pa rin, baka sampalin ko pa rin mukha mo. Bakit mo nasabihin yun, alam mong ganun yung ginawa ko. At nung time na yun, ako yung nag-hype. Ako yung pinag-usapan ko na ginawa ko yun. Hinihintay ko lang din talaga yung pagkakataon na magkita tayo. Nakikita ko sila, pero hindi ako bastos. Hindi ako bastos para idamay. Hindi ako bastos para idamay sila. Pero pag tayong dalawa nagkita, ibang usapan yun. Paano ba talaga yung punot doon? Alam mo, Tola, in general to ha, lahat ng rappers na sa tingin nila may beef kami, imaginary beef nila yun. Kumbaga para sa akin, may beef tayo, gago, you wish. Swerte mo naman. Malayo masyado ang mundo ko sa mundo nila, Tol. Iba, nagki-claim na may beef. Basically, iba gusto mag-start ng beef sa akin. May mga ganong rappers eh. Okay din naman pagdating sa marketing side. Kasi nakakuha silang attention talaga. Pwede siya. Ako binibigay ko sa kanila. Kunyari may ganong way, may rapper, ganong gusto nyo daanan na way. Business strategy, walang problema sa akin dahil unang-una, hindi naman makaka-apekto sa pera ko eh.
sinasabi natin wala talagang beef. Tao wala akong ka-beef. Pwedeng sila. Iniisip nila ka-beef nila ako. Pwede rin, di ba? Parang masabi, yeah, ka-beef ko si Koy Koy. Nakaka-proud yun. Ako hindi ako mapaproud eh. Di ba? Kunyari sabihin ko, ka-beef kita. Ano mo kaka-proud yun? Lugi ako eh. Marami sa mga rappers na to na gusto nila akong ka-beef. Una, hindi nga nila ako afford ka-beef eh. Hindi nila ako afford ka-beef.